Ang hirap talaga kapag sumusubo ka na nga ng ginto. Iniliwan mo pa. Ako nga pala si Raven. At mayroon akong nais ibahagi sa inyo. Tatlo kaming magkakapatid. Ako, si Kuya Roy at Ate Rhea. Ako ang bunso at ang panganay ay si Ate Rhea. Wala na kaming nanay. Matagal na itong patay dahil sa naging sakit nito. Ngunit kalaunan ay mayroong ipinakilala sa amin si Daddy na isang babae na sa tingin ko ay kalahati ang edad sa ama ko. Maganda ito. Makinis ang balat at higit sa lahat ay bata. Mga anak, gusto kong ipakilala sa inyo si Shaira. Siya ang magiging bago niyong mami. Ang wika ni Daddy. Ngunit imbes na magalak ay biglang suminghal si Ate Rhea. Wala pang 1 year na patay si Mami, Dad. Bakit may babae ka nang dinadala dito? Nakita kong nainis si Daddy at yung babaeng kasama naman nito ay bahagyang nahiya. Hindi na lamang kumibo si Daddy nung gabi na yon. Ngunit si Ate Rhea ay hindi na lumabas ng kanyang kwarto. Kami ni Kuya Roy ay parehong bata pa. Ngunit nauunawaan namin ang pangyayari, kaya di na rin kami kumibo. Nanatili sa amin ang babaeng yon. Samantala, ang Ate Rhea naman ay nanatiling hindi maganda ang pagtrato sa kanya. If I know, pineperahan niya lang si Daddy. Abot ang pagpaparinig na Ate Rhea sa kinakasama ni Daddy. Samantalang ako ay wala namang pakialam. Kahit papano ay masaya si Daddy sa babaeng kinakasama nito. Madalas naming naririnig ang hagik-gikan sa kwarto nila. Kami ni Kuya Roy ay parehong kuryoso sa babae. At ito pa ngang si Kuya Roy ay may gusto pa dito. Ang ganda-ganda talaga ni Tita Shaira. Anito. Isang araw habang kami ay tumatambay sa swimming pool sa likod ng aming bahay. Nalukot naman ang mukha ko sa sinabi niya. Hello, Kuya. Mas matanda kaya sa'yo yun? Tsaka girlfriend na siya ni Daddy. Wika ko sa 15 years old ko na kuya. Alam ko, hindi bale, kapag naghiwalay sila ni Daddy, liligawan ko siya. Siguro nasa 18 na ako nun. Sabi ni Kuya, habang may nakakaloko ng ngisi sa labi. Kaya naman, binautukan ko ito. Isumbong kaya kita kay Ate Rhea? Sabi ko sa kanya. Sige, subukan mo. Sasabihin ko kay Cyrus na crush mo siya. Panunukso nito. He, Kuya, subukan mo. Hindi ko naman crush si Kuya Cyrus eh. Nakangusong sabi ko. Kaibigan nito si Cyrus. At totoong hinahangaan ko ang binata. Ngunit that time ay 13 years old pa lang ako at nahihiyang aminin ang pagkagusto ko sa matalik na kaibigan ni Kuya. O siya, tamang-tama, papunta na sila Cyrus. Nanlaki ang mata ko sa sinabi ni Kuya. Kaya naman, agad akong umahon. Oo, saan ka pupunta? Kasama ni Cyrus si Shane. Aalis ka? Pagkasabi niyo ni Kuya ay natigilan ako. Kaya naman, nanatili na ako sa pool at tinintay ang kaibigan na kapatid ng crush ko. Walang alam si Shane sa nararamdaman ko sa kuya niya. Ayaw kong magaya siya kay Kuya Roy na tinutukso ko. Makaraan ang ilang minuto ay dumating na sila
at dinaluhan ko kaagad ang kaibigan. Samantala, kasama naman ni Cyrus ang iba pang kaibigan ni Kuya na si Jericho at Simon. Bigla pa akong nahiya nang sumulyap sa gawi ko si Cyrus. Kaya naman, humarap ako kay Shane at pakipagkwentuhan sa kanya. Sa kalagitnaan ng kwentuhan ay bigla kaming natigilan nang mag-ingay ang mga lalaki sa kabilang side ng pool. Woo! Stepmom mo yun? Narinig kong tanong ni Cyrus kay Kuya Roy. Oo, siya yung tinutukoy ko na girlfriend ni Daddy. Sabi ni Kuya. Talaga? Hindi ko alam na mukhang bata pa. Akala ko sexy lang. At mukhang dalaga pa siya. Wala pang anak? Si Kuya Simon. Wala pa. Ang ganda, no? Ang swerte ni Daddy. Titig na titig ang apat na lalaki sa girlfriend ni Daddy na nagwawali sa bakuran. At nang napunta sa gawi namin ang tingin nito ay ngumiti ito at kumaway. Nagsikawaya naman ang mga lalaki pabalik. Hello po, tita. Tara po, mag-swimming. Narinig ko ang yayapan nila. At dahil doon, pumayag ang babae. Stepmom nyo? Tanong ni Shane. Tumango naman ako. Oo eh. Actually, ayaw sa kanya ni Ate Rhea. Ang sagot ko. Eh paano? Bago mag-death anniversary yung mami mo, nandito na. Hindi kaya... Nagkibit-balikat ako sa naisip ni Shane. Posible. Pero hindi naman namin mapipigilan ang mga desisyon ni Daddy eh. Ang sagot ko. Tumango naman ito. Matapos mag-swimming at sumali pa nga ang girlfriend ni Daddy ay naghain ang katulong namin ng makakain. Kalaunan ay dumating si Ate Rhea. At nang makita ko ito, ay kaagad kong tinawag. Ate! Tawag ko sa kapatid. Napalingon naman ito sa gawi namin at bumusangot. Kaya naman nalungkot ako. Habang tumatagal ay mas lalong naging mailap si Ate Rhea. Dumating na rin sa punto na nagdesisyon ito na umalis sa bahay. Nalungkot ako. Ngunit hinayaan naman siya ni Daddy. Tuloy ay dito nagsimula ang pagiging mapagmatsyag ko. Matapos ang 2 taon ay kinasal si Daddy at si Tita Shaira. Dahilan kung bakit nalungkot si Kuya Roy. Sayang, di ko pa naabot. Mag-18 na ako oh. Pinatukan ko ang umuungot na si Kuya Roy. Magtigil ka nga kuya, asawa na ni Daddy si Tita Shaira. Ang sabi ko. Oo, alam ko naman yun, binibiro lang eh. Tawang sabi nito. Matapos ang 1 linggo na nawala si Daddy at Tita Shaira para sa kanilang honeymoon, ay mayroong ipinakilala sa amin si Daddy na bagong tauhan. Mga anak, ito si Henry. Siya ang bago nating hardinero. Ito kasing si Tita Shai nyo ay nahihilig sa halaman. At kaya naman naisipan ko na mag-hire na ng taong tutulong sa kanya sa libangan niya. Napatitig naman ako sa lalaking nasa harapan namin. Hello po, ma'am, sir. Tipid nang umiti naman ako. Pagkatapos ipakilala sa amin ni Daddy ang bagong hardinero, ay kaagad din itong nagtungo sa hardin namin kung nasaan ang mga bulaklak at halaman na nais ipaayos ni Tita Shaira. Madalas ko pa rin namang nakakausap si Ate Rhea, ngunit ayaw niyang umuwi. Nung kasal ni Daddy ay hindi rin ito nagpakita. At kahit kailan,
hindi ito umuwi para magtagal sa bahay. Pero madalas naman niya akong yayaing lumabas. Hanggang sa isang gabi ay umuwi ako galing school. Kinabi na ako dahil dumaan pa ako kay Ate Rhea at nilibre ko nito sa isang kainan. Dahan-dahan akong pumasok sa gate nang may mapansin ako mula sa gawi ng hardin. May nakita akong anino mula doon na siyang nagpakunot ng noo ko. Dahan-dahan akong lumapit dahil nakita ko na isang babae ang nandoon. Habang papalapit ay mas lalo kong naaaninag kung sino ang babae na nakatayo. Namilog ang mata ko nang mula sa gilid ng babae ay may yumakap sa kanya. Muntikan pa akong mapasigaw nang may humawak sa braso ko. Paglingon ko ay si Kuya Roy. "Hoy, anong ginagawa mo dito, ha?" Nagtataka na tanong nito. Iminostra ko naman dito na tumahimik ito. Tsaka itinuro ang nakita. Nakita kong namilog din ang mata nito nang makita ang tinitingnan ko. "Oh my, is that..." Tumango ako sa kuya ko. Pero sino ang kasama ni Tita Shaira? Nakasisiguro ako na hindi iyon ang daddy sapagkat mas defined ang pisik ng lalaki na kasama nito. Well, malalaman niyo po yan sa susunod na yugto ng story ko. At sana po ay abangan niyo ito sa susunod na araw. Ang inyong tagapagbahagi, Ray-Ban.